posibleng isa o dalawang lane lang ng EDSA ang madaraanan ng mga sasakyan kapag sinagawa ang road repairs doon sa Holy Week. Pagkatapos ng Semana Santa, wala nang iba pang EDSA road re-blocking na papayagan ng MMDA ngayong taon. Mula sa San Juan, may ulat on the spot si Steve Dailisa. Steve? Maris, mahaba ang agenda ng Metro Manila Council ngayong araw dito naman sa San Juan. Bukod nga sa pagtalakay sa magiging budget ng MMDA, pinakasentro sa usapin yung mga gagawing road re-blocking at repairs sa bahagi ng EDSA sa paparating na Semana Santa. Gayun din ang pagsisimula naman ng pagkukumpuni sa Dario Bridge simula bukas. First time na dumalo ni Manila Mayor Joseph Estrada dito sa dati niyang baluarte sa San Juan. Ang sentro ng usapin, pagsasaayos ng mga kalsada para sa tinaguriang ultimate road re-blocking na gagawin ngayong Semana Santa. Mahigit 8 hektarya bahagi ng EDSA ang sasakupin ng reblocking, kaya may mga bahagi raw ng EDSA na posibleng isa o dalawang lane lang ang bukas. Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, magsisimula ang pagkukumpuni Holy Tuesday, April 15 hanggang April 18, Good Friday sa northbound. Good Friday din hanggang Easter Sunday, April 20 ang southbound. Pagkatapos nito, Maris, wala nang aaprubahang road reblocking o repair ang MMDA sa loob ng taong ito. Mauuna naman sa reblocking ang pagkukumpuni ng Dario Bridge sa pagitan ng Muñoz at Balintawak. Natapos na kasi ang traffic simulation at pasado na rin sa training ng flagmen ang mga kinumisyong tauhan ng DPWH. Asahan na raw ang pagbabagal ng traffic sa bahaging ito, lalo na sa gabi. 6 na buwan sa northbound at 6 na buwan naman sa southbound ang kukumpunihin. Narito ang bahagi ng pahayag ni MMDA Chairman Francis Tolentino. Kung 80,000 square meters yon, 8 hectares yon, kung tama yung figures ko. So, final na yan, ultimate reblocking na, wala nang gagawin ng DPWH. Maris, kompleto naman yung mga tauhan ng DPWH dito sa San Juan para sagutin yung mga agam-agam ng mga punong lungsod kaugnay pa rin sa posibleng traffic na idulot nitong gagawing road reblocking at pati na yung repair na sisimulan bukas sa Dario Bridge. Maris. Oh, so Steve, lilinawin ko lang, gaya nga ng sinabi mo sa iyong ulat at sinabi na rin ni Chairman Tolentino na pagkatapos ng Semana Santa, wala nang papayagang road repairs or reblocking along EDSA. Yan yung nararanasan natin every weekend. So, ibig sabihin, sapat naman yung panahon na ibinigay sa kanila para dun sa mga contractor ng DPWH. Okay naman sa kanila yung panahon na yon. 24/7 daw, Maris, yung gagawing pagtatrabaho. At kung kinakailangan, ay damihan yung mga contractors na magtatrabaho dahil wala na raw papayagan yung MMDA na mag-reblocking pa sa mga susunod na araw pagkatapos ng Semana Santa. Kung iyong maalala, meron din kasi mga nakaschedule na pagtatayo ng mga bagong kalsada, yung gagawing Skyway Stage 3, yung ginagawa na ngayon, at yung iba pa sa bahagi ng NLEX or SLEX Connector Road. So lahat kasi yan ina-anticipate na. Kaya ang sinasabi, para maiwasan na natin yung nararanasan nating traffic tuwing weekend, ay tapusin na kaagad. Kaya nga tinatawag nila itong ultimate road reblocking ngayong Semana Santa, Maris. At least kahit pa paano, malaking ginhawa yan para sa ating mga motorista. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.